Isang magandang araw po muli at welcome sa Gio and Gwen Luck and Money Channel. Huwag mo itong gagawin sa malaking salamin, baka malasin ka. Ang tamang paggamit ng salamin sa bahay ay nagdadala ng swerte kung ito'y gagawin ng tama. Nagagamit ito upang ang makipot na lugar ng bahay ay magmukhang maluwang. Mainam na gamitin din ito sa dining area upang magmukhang doble ang anumang pagkaing iyahain sa lamesa. Ito ay nagiging simbolo ng dobleng yaman na makakamtan ng pamilya. Kapag gagamit ng salamin para gawing mirror wall, ito ay dapat na buo at hindi maliliit na pirapirasong pinagdikit-dikit lang. Hindi magandang tingnan ang reflection sa putol-putol na salamin. Magmumukhang chinap-chap ang katawan. Huwag din maglalagay ng salamin sa tapat ng main door. Ang good energy na pumapasok ay agad na lalabas ng bahay. Magandang maglagay ng salamin sa bintana ng salas kung mayroong magre-reflect na magandang tanawin ng body of water gaya ng ilog at lake sa labas ng bahay. Ang tubig ay simbolo ng kayamanan. Para mo na rin dinala sa loob ng bahay ang kayamanan. Hindi rin dapat na nagre-reflect sa salamin ang lutuan at ang toilet. Dahil sa lutuan ay magiging dahilan ng sunog samantalang sa toilet, sa halip na ang negative energy sa toilet ay kasamang napaplush tuwing magpaplush ng dumi, ito ay lalabas sa toilet at kakalat sa ibang parte ng bahay. Pwede ring maglagay ng salamin sa foyer pero hindi ito dapat na nakaharap sa entrance door dahil ang energy na papasok ay lalabas agad at hindi na makakaikot sa buong bahay. Ilagay ito sa tagiliran ng hallway. Ang foyer ay ang entryway o hallway na dinadaanan bago dumiretso sa salas. Huwag maglalagay ng salamin sa likod ng sofa. Mawawalan ng sense of security ang uupo dito. Dingding dapat ang nasa likod ng sofa. Mainam na ilagay ang salamin sa dining room dahil ito ang bahagi ng bahay na sumisimbolo ng kayamanan at dito isinisilbi ang pagkain na katumbas sa kayamanan. Kung lalagyan ng salamin, madodoble ang dami ng pagkain. Huwag maglalagay ng salamin sa kisame katapat ng inyong higaan. Nakakagulo ng enerhiya kapag may salaming nakaharap sa iyo habang natutulog. Magiging balisa ang taong namamahinga kaya't mabubulabog ang kanyang pagtulog. Ang resulta din ay mahinang kalusugan at nang iimbita ito ng third party sa relasyon ng mag-asawa. Ganito rin ang epekto kung maglalagay ng salamin sa tapat ng tulugan ng mag-asawa. Ilan lamang po yan sa mga paniniwala na may kinalaman sa mga malalaking salamin na maaring magdala sa atin ng swerte at ng kamalasan. Be positive, stay healthy, and be happy. Maraming salamat.